Aljo Angelique, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angkat ng asukal ng bansa. Sa inilabas na bagong Sugar Order No. 2 Series 2022 hanggang 2023 ng Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration, pinahihintulutan na ang pag-angkat ng refined o puting asukal. Pero 150,000 metriko toneladang refined sugar lamang ang pinapayagang bilhin ng Pilipinas sa ibang bansa. Higit na mas mababa ito, Aljo Angelique, kumpara sa kontrobersyal na 300,000 metriko toneladang imported na asukal na hinarang ni President Marcos Jr. kamakailan lamang, nakasaad din sa sugar order na 50% o katumbas ng 75,000 metric tons sa angkating asukal ay inilaan para sa mga consumer, habang ang natitirang kalahati ay naka-allocate sa mga industrial user tulad ng mga gumagawa ng tinapay, gatas, candy at mga inumin gaya na lamang ng soft drinks. Inaprubahan ito ni Pangulong Marcos Jr. at nilagdaan ni Agriculture Senior USEC Domingo Panganiban, SRA Acting Administrator David John Alba at dalawang pang miyembro ng SRA Board. Kagabi rin ay inisyu ng SRA ang Sugar Order No. 1 na naguutos na ilaan para sa domestic use o pangangailangan ng Pilipinas ang sariling ani ng asukal mula Setyembre 2022 hanggang sa Agosto sa susunod na taon. Noong 2021, nag-angkat ang Estados Unidos ng raw sugar mula sa Pilipinas. Pero dahil sa Sugar Order No. 1, ay pansamantalang hindi magbebenta ng asukal ang Pilipinas sa ibang bansa. Ayon kay SRA Administrator Alba, higit 2 million metric tons kasi ang kinakailangang domestic raw sugar ng Pilipinas. Pero nasa 1.8 million metric lamang ang nakikitang produksyon. Inaasahan na matutugunan ng dalawang bagong sugar order ang higpit sa supply ng asukal. Siniguro rin ni Alba na pansamantalang solusyon lamang ang pinaliit na volume ng angkating asukal dahil parating na rin sa merkado ang mga bagong ani at produksyon na lokal na asukal. Mahigpit din mamonitor ang kasapatan at presyo ng asukal sa merkado. Narito ang kanyang pahayag. For the meantime, because we have a little tightness of supply, so local lang muna for the production until we see down the line kung how's the production doing. Naniniwala naman ang grupo ng mga sugarcane farmer na United Sugar Producers Federation na tama lang ang mas maliit na volume ng kating asukal para di gaanong tamaan ang mga lokal na magtutubo sa Pilipinas habang ginagawang abot kayang presyo ng asukal. Inaasahan ng grupo na posibleng bumaba ang presyo ng asukal pagdating ng imported refined sugar na sinabayan ng harvest season. Very conscientious. Very correct yung SO2. Pag malaman na yung mga nagtatago na mga sukal na may dararating na imported na refined, i-release nila yan eh. Kung hindi, maabutan sila ng murang sukal galing sa labas, malulugi sila. Makokonti yung kikitain nila. They will release now all their tinago ng mga sukal. Babagsak yung presyo sa merkado. Aljo Angelique, taya ng Unifed ay posibleng bumaba sa 70 pesos ang kada kilo ng puting asukal sa mga supermarket pati na rin sa mga major markets o wet market palengke dito sa National Capital Region. Aljo Angelique. Sclazel, mga kailan kaya inaasahang darating itong mga i-import na 150,000 metric tons na asukal? Angelique, una nang sinabi ng Department of Agriculture pati na si Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nais nila na dumating itong mga imported na asukal by the end of October para talagang matugunan yung supply ng asukal, lalo na itong mga buwan na ito, yung last quarter ng 2022, ay tumataas yung demand sa asukal dahil na rin sa mga pagkain na kinakailangan tuwing Christmas season o holiday season. Angelique? Right, maraming salamat, Clazel Pardillo.